Yeah.
kapangyarihan. Pero mo, inyong salitang ang binarita ng Anghel ay maging taong totoo sa sinatubunan ng pahala ni Anghel. Ipagdalo mo kami sumasampalatayang siya niya ng Diyos ay matulungan niyang dumalangin sa inyo sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawala ng Anghel. Amen. Sa unang pagbasa, minumukha ni Gerry na magkayo ng gusali o templo para sa Panginoon. Subalit hindi ng Panginoon na ikayo ang pakairahin natin. At sa kanyang angkan magmula ang Mesiyas, ang mag-aari at tutuos ng Israel. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay palatag ng mahalira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya binambala ng kanyang mga kaawa. Tinawag niya si Nathan at sinabi, nakikita mo nakatira ako sa tahan ng selo, ngunit ang kabahang tipan ay sa tolda lamang. Sumagot si Nathan, isagawa mo ang iyong iniisip sapagkat ang Panginoon ay sumasagot. Ngunit ng gabi ninyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatalo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawin pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako sa ibang dako at lahat ng mga kaaway ay aking pinalimod. Gagawin mong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko at inirahin. Wala nang gagambala sa kanila noon. Wala nang aalingin sa kanila tulad noon una buhat ng maglagay ako ng buong nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, ako ang Panginoon ay nagsasabi sa iyo. Patatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatagin ko ang kanyang kahalagan. Kikilalin mo siyang anak at ako naman magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawagin sa aking paningin at mananatili ang iyong trono. Ang salita ng Diyos. Ang iyong kakapatan.
ay dalit mong hirap. At ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa laging mo'y laging maghahari. Ang kaharian mo ay mamamalagi. Tatawagin ang Manya Diyos, tagapag sa ngalan, niya malumos. Ang aking pangako sa Kanya'y iguran at manalangini sa Kanya ang upan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, purihin ang Diyos na makapagpapatibay sa inyo sa pumamagitan ng mabuting balita tungkol kay Jesucristo na pinamahalan ko sa inyo. Ang mabuting balita niyan ay isang niwala at piliin sa loob ng mahabang panahon. At sa utos na walang hanggang Diyos, ay nalagmalimod sa mga hindi upang sila ang nali at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng yan ay ayon sa masulat ng mga propeta. Sa isang Diyos, ang magulong sa lahat, sa Kanya ibukol ang pag-uwi magpakailan sa pamamagitan ng Jesucristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Thank you.
anghel Gabriel ay sinubunan ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalagan ng pangalang Maria. Siya ay nakatakdang kasal kay Jose, isang lalaki buhat sa ngiti ni Manong Galing. Paglapit ng anghel sa kanya, Lorola, ng lalaka din namin, Diego, matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya, sumasa iyo ang Panginoon. Nagulimihan na si Maria sa gayong kamusa at inisip niya mabuti kung ano ang kamulganyon. Kaya sinabi si kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat inalulugan ka ng Diyos, makinig ka. Ikaw ay magiging at manganak ng isang lalaki at siya tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawagin anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa ang anihan mo magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paano mangyayari kung ganyan ang dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyong Espiritu Santo at hindi man ka nakapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang pangangalak mo at tatawagin ka ng Diyos. Natatanda ng iyong kamag-anak ni si Isabel. Alaman na kakasitwa o ngunit nag-iisira sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon kaangin na buwan na ng kanyang pagdadalang tao sapagkat wala hindi mapangyayari ng Diyos. Sumagot si Maria, ako'y talili ng Panginoon, mangyari sa akin ang inyong sinabi at may sa siya na ngayon. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Sa loob ng nakaraang walong gabi, atin kong pinatilayan ang pagkataas ng ating sarili sa Diyos. Sa kabila ng mga dinamas, ilalas ko natin mga pagsubok sa buhay. Pagsubok na may mga pagkakataon parang gusto natin subok. Pagsubok ang hinihingi sa atin. Diyos na katapapan ay hindi kagagawa. Itaas lamang natin po sa kanya. Sabi na po natin, sabi pang Ingles, just do your best. And God will do the rest. Dahil nga na natin ila sa atin, hindi pa marami sa atin, kasama po ako. Kasama ko ako aking lingo. Kumisa na yung makapagkataon na ang pagharap natin sa pagsubok ay para bagang hostage. Alam ko niyo yung hostage. Kapan ba ang hostage kapag nakakakita na ang pangalan? Ano pong ginagawa ng hostage? Ano pong ginagawa ng hostage? Ang ginagawa pa ng hostage kapag nakakakita ng pangalan, yung po kanyang ulo, ibinagawa niyo po sa buhangin. Kaparang pagkahili na nakikita yung pangalan, parang wala na ito. Kung minsan, para bang ang nagiging sanabi natin, itang kang problema. Kung baga, sabi sa akin, para kang denial ni, denial ni. As if you deny the problem, it doesn't exist no more. Pero hindi, nagyan pa rin ang pangalim. Alalaon baga, nagyan pa rin ang problema.
ikaw hindi mo man. Alam mo ang masakit sa akin kung minsan. Halimbawa, kinausap ko lang isang ilan. Alam ko nyo, huwag po kayo magkakawikaan, huwag po kayo magagalit. Pero pakiramdam ko po, yung po yung ako chakay na makaisipalahan sa Pilipinas. Yung po ka na yung mga problema. Hasabihin ka sa akin, ba't ano naging problema ka na? Ano problema ka na po? Hindi mo po. Meron lang po siya. Sasabihin ko po yung problema. Hindi mo gagawa ng ano yan. Hindi kaya ng gawin ng ano yan. Pinagawa na nga po eh. Hindi! Nakakamali kayo. Alam mo nyo, hindi ko malilimutan. Kung kahit alam ako, nasabihin ko ako ng isang ina, ano klaseng pari kayo? Ang tingin ko sa inyo, demonyo kayo. Napaitaan ko na lang po, kalaunan. Yung po kalaunan. Nasa ulo ko. Sinabi ko na kasi. Kasi hindi ka sabihin, hindi naman sa Tagalo. Kita na sa labong ang magiging mungo. Hindi ko po alam kung alam na yung sabihin nila. Kita na sa labong, ang labong po, yung po yung murang kawayan. Pag yung murang kawayan ay medyo kakiluna, halang mo, pag naging labong, o pag naging mungo, yung po yung matured na kawayan, ino-ino na po yan. Kung baga sa Ingles, pwede mo sabihin, you could get, or I can get. Alam ko nyo, ang pagsubok o ang problema, kung simula pala maagatan, hindi sana lahat. Yung iba naman, hindi nga ako speech, para naman, ako. Bakit pa po? Kasi ang pa po, kapag nakapatid ka ng panahin, ano kung ginagawa ng pa po? Yun, parang masalan yung pa po kasi sa ospesya. Inatanggol niya yung kanyang ulo. Kumbaga, nabibigyo, na para bang pagka nagbibigyo ka, mawawala ang problema. Hindi po. Iba sa ako sa inyo, ng isang araw at ako'y magkakamay, yun lang nagiging problema ng maraming mag-asawa. Kasi hindi nila pinag-usapan ba? Ang tendency ng lalaki, kapag kapag problema sila, aalis ang bahay, magnanas sila. Tapos yung droga. Ang babae, atak mo sa kwarto. Nagkakilan. Kaya kayo limadaki ang problema. Lalo na po tayo mga Pilipino, yung pisakit natin Pilipino. Kahit po mga Pilipino ba? Mali, it's either you are an ostrich or a tortoise. Kasi tayo, galing natin makinig. Hanggat, kawa ko ba? Hanggat, hindi na kaya natin, kakayanin natin. Sa totoo lang, sinipon yung pagkagabikon. Ano po ang pinakamagandang kanalo sa likod? Mayan mo kayo, mayan mo ka. Pero bakit ang iyong burgang ngayon, hanggang ngayon, perfect machine. Bakit po? Ano po sekreto ng burgo ngayon? Ang sekreto po nun, laging pumukutok. No, serious. Laging pumukutok po yun. Sino po yung taga-norte? Taga- o kung hindi magkakabahin, sa kong ng Pampanga.
yung pagsang vulkan na sa loob na limang taong taon, hindi pumutok. Pero yung pumutok, the worst volcanic eruption ever recorded in history. Ano po siya? Inatupo. Walang pinakaya sa dandamin. Kapag ang dandamin hindi yung pinili, kapag ang pagsubok hindi yung hinarap, kapag yan sumabog, ang hirap na. Ang hirap na kami. Alam ko yung kakamaganda sa aking pagdara sa problema. Tulad na, baby. Bakit baby? Alam ko yung maganda sa baby. Pag nakita ko na yung baby pa, pagkamlo ka sa tubig, very graceful. Pero hindi lang nilalari. Yung una sa ilalim ng baby, yung paa po niya, walang tigil ng kasasabuan. We don't see this battle. A drop has to go. Very peaceful. Very peaceful. Pero yung pala, wow. At kanyang pasusulitan. Ang pasusulitan niya na makalumpan sa tibig. Alam po nyo, ganyan-ganyan ang mahal na tibig. Ang mahal ko niya, sabi natin isang araw, ang dami yung dinanas na pasubos sa buhay. Mula doon sa napakinggan natin na Evangelyo. Hanggang sa makikita niya, kanya na lang ang mahal na Jesus. Pero ang mahal na tibig, hindi po siya nag-isterical. Ang susi at kanyang makinigas sa panalampan ng Jesus. Kaya nagawa niya sa panalampan yung ating napakinggan na ikaw bayan sa Diyos ang lahat. Mangyari na wala. Ang lahat ng inyong sinabi. Ganyan ang mahal na ganyan. At ganito, alam kung tanda ko niyo sa eksena yung sa The Passion of Christ. Noong ang pangunong si Christy, nilalang ang mahal na Birgit. Noong hindi na niya makaya na mabing ang kanyang anak na nagihirap, ang mahal na Birgit, pumunta sa isang tabi, yung umigil na kanya. Alam mo niyo, kumisan, yung nakailangan natin. Kung minsan nakailangan natin, parang hindi pagpagulang aahong sa tubig at hindi naman maglalakad, magpapahinga. Hindi ko ang pinatanong, itinuro sa akin ang pamakinig ko. Hindi ko alam naman magpapalahay ako, sabi na, alam mo dito pare, ang ganda-ganda nun, yung lalong yun. Sabi ka rin yun, ang pagkita sa oras ay nagilinag. You know, to kill time, ang ginagawa ko, naglalaro po ako na hindi ko lang alam yun. Naglalaro po ako ng board games. Alam ko niyo yun? Yung board games. Ano ba? Yung ba yung parang crossword puzzle? Ano kung minsan, kaya ako challenge na challenge dito, kung minsan, hindi ko manahin kung ano yung word na yun. Ano kung ginagawa ko? At mula dito, meron pa sa isang salitang hindi ko manahin. Hindi ko ito makamun ko. Kulang eh! Ang ginagawa ko, kakahinga muna. Iwanan mo sa sandali muna. At pagbalik mo, wow, tulad pa na yun.
Thank you.
mind, my dear brothers and sisters. Huwag kang umangsa. Kasi pag nakakasakay, siyang kalaman nasasaktan. I request that you to close your eyes. At ang lahat ng aking mga dinadala sa buhay, itas na ito sa kanya. Siya nakakaalam. Kung ano hindi ka mabuti para sa iyo. Alam niyo po ang papabigat sa bawat isa sa amin. At kung minsan, parang gusto namin po sumubok. Kung minsan, gusto na po namin tapusin ang lahat. Sabigat ng aming dinadanas. Nakakalimutan po namin na kailanman eh hindi pa makipagkakalooban na anumang pagsubok sa buhay na hindi namin nakayanin. Na lahat na nagaganap sa amin meron kayong dahilan. At walang maing kahilan. Kundi ang aming higit na kaibigan. Inatas ko po sa inyo. Ang relasyon namin mag-asawa. Inatas ko po sa inyo ang aking mga anak, ang aking mga kapatid, ang aking pamilya. Kailangan pagkakataon kami hindi nagkakaunawaan. Kung isang parang gusto ko na sumuko, lalagit, hirap-hirap na hirap sa aking trabaho dito. Alam ko ninyo hindi ganun kadali ang magtrabaho sa ibang bayan. Sana, huwag niyo pong hayaan. Na tuluyang mawala at aming pananampalataya sa iyo. Pananampalataya
kababayan. Inatas mo ito sa inyo. Ang lahat ng sakit na inararamdaman mo. Maging ang sakit na mga mahal sa buhay. Kayo po ang dakilang magigawa. Sa inyong maliit isipin. Ngayon pa man, inaakin ko na po ang aking kadalingan. Ang kadalingan ng mga mahal sa buhay. At ito'y aking hinihingi. Patulog na mahal na Birheng Maria, ang modelo ng aming pananampalataya, kasama niya sa Rosary na kanyang Esposo. Sa pamamagitan ni Kristo, na kanilang anak, Panginoon namin at buhay at lahat, ngayon, makapasawala kami. Kay 2016 po,
Pagkatong pag-araw na makapangilaglas ako, nakapag-migrate ko sa Canada last night system. Kaya may buhay ng struggle, kaya may buhay sa particular, and mahirap po ko ay nasa yung kapito dahil minus 25, tapos ang kapito ko na slow. Hindi po may makaisang bahay. Pero thank God, kapag-ibig ko na nandito si Pagkatong. At meron po ang prayer ay nakita po na rin yung ating namin sa Doha. Nagpo-post po sa social media ang mga nyo si share ko dito kayo sa Pagkatong. Sinabi po namin na sana makapag-share din kayo. Magkakaroon po ng opportunity na makamalik na Qatar. And here we are, brothers and sisters. Talagay po kami. Good afternoon. Brothers and sisters, alam po maraming kawalan ko ako dito, pero I've been blessed ako. Apat ko yung pagtulungo sa akin ang bayit ng ako. So, being back here, not only because of the job, but because of the journey, like, yung ating po na experience, through Simbang Gabi. And, iniwala ko kami ng kasama, that we just keep our faith, our love of God, our perseverance in our prayers, God can give my peace. Thanks a lot. At sa masama ng ating pamahayagayan ng ating pananampalataya. Sumasaklan tayo ako sa Diyos na makapangyarihan sa lahat na may tumalan na ipagkukuha. Sumasaklan tayo ako sa Diyos at lamang Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang araw sa laban ng Espiritu Santo, pinag-aralasan sa pag-ibigin. Pinagpakasakot po sa kailangan ko'y pinako sa Diyos na matay ng ibigin. Nanaos ang nyaro alam ng mga tao na may gantong araw na buhay ng pag-ibigin. Umakyat sa namin ang nanonood sa atin ko sa mga pagyarihan sa lahat. Tumulog mo na ang pagyarihan ko kung saan ang buhay na namatay ng tao. Sumasaklatay na ako sa Espiritu Santo sa madalas ng pagkakataon sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay ng tao at sa buhay na walang dalangin ang kasama at tulad ng mahal na Gerry Maria, pagbubukas ng kantahan ng mga puso at isipan sa nananagin na pagdating ng Yesu Kristo aking bago. Sa bawat pananalim natin, ito po. Panginoon, biyaya at hindi mo kami. Katulad ng Gerry Maria, gawa ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at diakon mo, ay maging bukas sa pagdalo ng Banal na Espiritu upang magampanan nila ang kanilang lakot na aayon sa kagustuhan ng Diyos. Manalangin tayo. Katulad ng Birhen Maria, kilalanin nawa ng nanamumuno sa pamahalaan ang kilos ng Banal na Espiritu upang magbayad sila sa bawat presyon nila sa buhay at sa kanilang pag-ibig na mapaghatid ng katotohanan, manalangin tayo. Para sa mga dukha at nagilipin, mga nag-iisa at napababayaan, maramdamanawa nila ang pagkalinga ng Panginoon sa tulong ng mga tao na mamalasakit. Manalangin tayo. Para sa mga nurse, doktor, at iba pang nangangalaga sa mga may karamdaman. Labayan at pinag-aginawa sila ng Espiritu sa bawat pagsubok na kanilang inakaharap. Manalangin tayo. Patuloy nawa ng
rin po natin ang lahami ng mga mahal natin sa buhay na naiwan natin sa ating bansang sinilangan. Nawa sila man, tulad natin, ay hindi paghinaan ng loob sa anumang napasugo kagamatin sa atin. Nawa sila man, tulad natin, ay malayo sa lahat ng pangalit na. Hindi lamang mga pangalit na pisikal, kundi lamang hindi mga pangalit na espiritual. Nawa sila man tulad natin, ngayon hindi kailanman ay lalong lumago ang aking pananampalataya sa aking Panginoon Diyos. Panginoon Diyos na punong-puno ng kabutihan sapagkat siya mismo'y kabutihan. Punong-puno ng pagmamahal sapagkat siya mismo'y pag-ibig. Siya na kailanman ay pababayaan. At ang hinihiling sa tulong ng mahal ng Birhen Maria kasama ng kanyang esposo si San Jose sa pamamagitan ng kanilang putong anak ang ating Panginoon sa Kristo ngayon mapasawalan at Amen.
Panalangin mo ginawa ang kapatid upang tumatag sa iyong buhay ang ating sakripisyo at kalugdan niyo sa mga kapangyarihan. Ama namin yung ama, aming namin nakakain sa iyong lambana, ay pabalalinawa ng paglupog ng mala na Espiritu, na pumuspos at sinakulpura ng mahal na Birheng Maria, upang magdalatawa at magsilang sa iyo mala, na siya na mamagitan, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayo ang Panginoon. Itaas ang Diyos ang iyong puso at iwa. Pasalamatan natin, Panginoong ating Diyos. Ama namin mga pangyari na din na manapat ay ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mo pinagpalang maging ina ni Jesucristo, mahal na Birheng, nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa na talagang ng bagay ni Lord, nililigap sa lahat ng ilanman. Nililigap po ang mahal na Birheng bilang iyong mamakalipin na iyong ginigyan kung uling tumaling na sa natungan ng lubos namin. Kaya sa na mga peres ni si Awit ang papuli sa iyo, nang walang bumpay sa kanalitan, kami ang pupunin sa iyong katakilaan. Iniabot niya ang halis sa kanyang mga lagad at sinabi, hanggapin ninyo lahat ito at inuhin. Ito ang halis ng aking dugo ng bago at walang hanggang ipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapag papatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbuti na rin ni Steri ng paglalampalataya. Salamat dahil kami inilahapat na tumayo sa harap mo para magliligod sa iyo. Isinasabi namin kami masasalusalo sa katawan ng Panginoon Kristo ay mabukul sa pagkakalis na sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalin namin mo ang iyong sumbahan na ganap sa pundi. Kuspasin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa. At ang Kamino namin, Obispo, at ang Tanang Kapalian. Alalahanin mo rin ang mga kapalihan namin dahil mulay na may pag-asa sa inyong buhay ngayon din ang lahat ng mga buhanap.
Awan po sila at napahiyin sa iyong kalbanagan. Aman ang maging dapatin kami lahat na matas-tapas yung buhay na walang wakas. Kaysa naman mahal na Birhen Maria na ng Diyos, isang masayang kanyang esposo. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay nila sa daigdig na ang pagkakulusin. May pagdiwang kawalan ang pagpupulisin karagan sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesus Christ. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, lahat ng pangarapakuloy sa iyo, Diyos na mapakapangyarihan, kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Thank you.
Ikaw ang pinamahalang kapatid sa Jesu Kristo, ang Panginoon natin ng Diyos, na nasa niya ay nakayatala. Siya na ang pag-ibig sa ating hindi kaya ang pawalan. Siya na kay Dalman, hindi na kayo kayong pabayaran. Hindi lamang niya sa atin, manalang tayo sa kanya, hanggang kamang tayo. Siya po rin ang Diyos na nagalis ng mga kasalanan na sa liputan, mapapalat tayo sa kanya'y tatanggap. Amen.
lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal sa aming pasasalo sa banal na hain, lagi naman namin nadamahin ang kayanlahan mo upang kami magkamit ng kalikasan, pakundangan sa pagkatawan tao ng iyong anak. Ngayong aming ginugunita ang kanyang ina sa pamamagitan ni Jesus Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalan hanggan. Amen. Masino po pumula ang lahat para sa inyong paalala. Pagkakarating po, December 25, ang aling mga isa, ay pagkakarating po sa mga gabi, ito po sa main church. Ngayon okay, po sa December 31, ang isa po natin ay 7:30 p.m. Dito yun po sa main church. Maraming salamat. Nagagabi sa inyo lahat. Pagkatapos natin ang siyang kagabi para parang Ngayon, ay katulad namin ang ipapakita.
kahapon, mayroon na pong inalad dito sa air ticket. Balikan pa ito. Doha, Manila, Manila, Doha. At mayroon na pong nanalo ang pagkatawa. So, katulad ng sinabi ko, ito yung electronic products. So, binigay sa akin kanina. So, ang unang na inalad, siya ay si Mr. Leandro Ordonez. At ang ikalawa ay si Mr. Jaime D. Alcaraz Jr. At yung mga nanalo, pwede rin yung nickname at ito sa book or sa registration ng Philippine Airlines. No? So, pasalamatan din namin ang Philippine Airlines na book. So, maraming salamat sa Philippine Airlines. So, ngayon, sino nagdala ng mga regalo? Itaas natin. So, kayo, itaas natin ang mga regalo. Pagsitayin tayo. Itaas ang mga regalo. Ngayon, magkakas na tayo. Magkakas na tayo. Pagkakasang pagkakas ang mga regalo. Panginoon namin, Diyos, nalatigil sa siyang nahama ito na aming sinakripisyo upang ikaw ay aming matutunan at upang ikaw ay aming kalam-kalam pagtiwalaan sa aming buhay. Hinihingi po namin paspasan nito. Ang mga hatod dito ay pagkakalog namin sa aming mga sa aming kapwa. Hinihingi namin ito sa pamamagitan ng Jesu Kristo, aming Panginoon. Amen. Ngayon, ibigay ninyo ang regalitan. Nasa ninyo malaki kasing nga, magkasyado malaki tayo. Okay, so now we can be in your place.
ngayon, sapagkat wala na tayong Tagalog Mass ng 24, Panginoon natin gagawin yung aming pagsasadula ng Panginoonya. Okay? So ito ang pagbibigay ng buhay sa kapangalanan ng ating Panginoon. So bago natin matatunan ang sasadula sa Panginoon, kaya nga siya tayo pangyari ng panapanapun natin. Isang mapagpalang gabi ng Pasko sa inyong lahat, at ngayon ay sasaksihan natin ang panutuluyan. Isang malaking liwanag
ang kanyang kalaunan na sa kaniliman. Kamalaan ka ang iwanan sa mga tao na nanguhay sa lukain balong ng dilim. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki, ibigay isang anak sa atin at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang talapay, ang makapangyarihan Diyos, walang nagnanamak, ang prinsipe ng kapayapaan. Sa pasimula pa'y naroon ang salita. Kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa simula pa. Naging tao ang salita, at siya ay kanilangan sa tingin natin. Nang dumating ang tatlong panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kaubusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kaubusan. Kasama niya kumamit ang pamagpadalangin si Maria
kasama. Thank you.
birthday, Jesus. Happy birthday, Jesus. Awitan natin ang Panginoon. Happy birthday! Umayo tayo mga payapa, may gayang pasto sa inyo lahat.